Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo, makatanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito, ang ating mabuting balita ay ating hanguin mula kay San Mateo, Kabanata 4, mga talata 12 hanggang 17, 23 hanggang 25. Sa mabuting balita, si Jesus po ay nagsimula ng mangaral doon sa Kapernaum at ipinahayag niya na ang pangangailangan ng tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin ang kaharian ng Diyos na dumarating sa kanilang pilig. Pero bago niya ito nagawa, nagpahayag muna siya ng kagalingan. Pinagaling ang mga may sakit, pinalay sa mga demonyo at lahat ng mga pangangailangan ng mga tao. Lalo tigit ang mga pangkatawang pangangailangan ay kanyang ipinagkaloob sa mga ito sapagkat nakita niya na paano nga naman ipapahayag ang salita ng Diyos sa mga taong gutom, sa mga taong may sakit, sa mga taong hindi nakikita yung pangangailangan pang-espiritual sapagkat hindi namimit yung kanilang pangangailangan physical. Naalala ko po yung tinatawag na hierarchy of needs ni Abraham Maslow. Nasabi doon na nasa sa bottom ng pyramid na pangangailangan ng tao yung tinatawag na physiological needs. Pangalawa, yung security needs. Pangatlo, yung the belongingness. At nasa sa top pa ng pyramid yung self-actualization. At kung sa ating Panginoong Diyos, yung self-actualization, ito yung mararating natin, yung kaharian ng Diyos. Makikita natin ang ating lugar sa kaharian ng Diyos. Pero bago mangyari yon, kinakailang maramdaman muna natin na ang ating mga basic human desire, ating basic human needs ay naibibigay. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Di nga ba't ito rin ang isa sa pangunahing methodology sa ating katekism, basic human desire. Ano ba yung pangangailangan ng tao? Ano ba yung kailangan niya? Sapagkat sabi nga, hindi natin pwedeng ipahayag ang salita ng Diyos sa mga taong gutom, lupay-pay ang katawan dahil sa iba't ibang mga pangangailangan. And so, ang ating simbahan, ganyan din ang ginagawa. Nadi din yung ating tinatawag na integral evangelization. Hindi pwedeng tayo ay naandun lamang sa kaluluwa samantalang hindi natin nakikita yung pangangailangan ng katawan ng tao. Kaya napakalakas at pinalalakas pa ng ating simbahan ang tinatawag natin na social services, yung ating charity, caritas, upang sa ganon makita natin na ang tao ay hindi lamang kaluluwa. Ang tao ay katawan at kaluluwa. Na andyan yung kanyang pangangailangan bilang tao na pinipilit din nating tugunan, hindi lamang ang kanyang katawang, ang kanyang pangangailangan bilang kaluluwa. Kaya nga po mga kapatid, ito po ang hamon sa atin, lalo tigit ngayon na tayo pumapasok sa taon ng ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous people. Sa ating pag-abot ng kamay ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, hindi lamang natin sila tinitingnan bilang mga kaluluwa. Tinitingnan natin sila bilang tao na may katawan at kaluluwa. At sa tinatawag na dialogue, sabi nga po, one of the methods in dialogue is what we call the dialogue of life. Hindi lamang natin pag-uusapan kung ano yung ating mga doktrina. Sapagkat kung ang pag-uusapan natin yung mga doktrina, baka nga hindi tayo magkaroon ng pagkakaunawaan. But there are dialogue that must be given importance. And one of those, sinasabi ko nga, the dialogue of life. The basic need of human life that all of us, whatever your religion, whatever your belief, all of us must look into. Sapagkat iisa naman ang tao, iisa naman ang pangangailangan ng tao maging sino at anuman ang kanyang paniniwala. And all of us have that basic interest. At ito ay ang tao. Kaya kinakailangan nating ingatan, pangalagaan at itingnan ang kanyang pangangailangan, anuman ang kanyang paniniwala. That is what we call the dialogue of life. Ang ipinakita ng ating Panginoong Hesus ay siyang dapat nating tularan. Nagpakain, nagpalayas ng demonyo at tingnan ang pangangailangan hindi lamang ng kaluluwa kundi ng katawan ng tao. Have a beautiful Monday and may we have a truly compassionate heart towards our needy brothers and sisters. Amen.